Hello guys. Nandito na naman tayo ngayon sa Trevor. Mangyayari ngayon, gagawa ko ng video para ituro sa inyo ang kaunting kalaman. Ayun guys, umpisa na natin po yung three-way switch connection. So, ito yung three-way switch natin na dalawa gagamitin. Ito yung ilaw natin. Bali yung ilaw po natin, 3 watts lang po siya. Kasi masakit sa mata kapag mataas na watts yung ginamit natin dito. Since for tutorial lang naman po siya. So, ayan yung dilaw. Ito po yung ano natin, line 2, ayan, or neutral. Ito po, bali naglagay tayo ng color coding para hindi natayaga tayo malito. Ayan, masundan po talaga natin. So, ito yung circuit breaker natin. So, yung line 1, always yan nasa kaliwa. Yung line 2, always yan nasa kanan. Ayan, so, lagi nyo pong tatandaan yun. Ganun po yung sistema dito sa line 1, line 2 sa breaker. Ayan. So, bali first, lagayin po natin guys, lalagyan po natin kapag lalo sa mga actual na po. So, mas maganda po na, syempre, safety first tayo, kailangan naka-off yung breaker bago tayo mag-start ng wiring. Pero maganda din po na i-splicing muna natin lahat ng connection na sa three-way switch, sa mga ilaw natin or outlets, gate outlets, i-lagyan na muna natin sila ng mga connection or i-terminate muna natin sila bago po natin ikabit sa breaker yung line 1 tsaka line 2 niya. So for example po nito, wala pa pong nakalagay dyan sa load side sa breaker natin. So bali unahin muna natin yung connection sa three-way switch natin bago natin ikabit yung line 1 tsaka line 2 sa breaker para safe na safe talaga tayo habang nag-wiring tayo. So ayan, bali dito ito sa ilaw, ayan. Ito yung line 1 niya, or ito yung return, ayan. Return, or may nag-comment din na sabi niya daw po, is tinatawagin daw po ito na switch leg, ayan. So, comment po kayo guys kung tama po yun, yung other term ng return, switch leg daw po. So, confirm niyo po sa comment section, so ayan. So, balito, ayan. Ilalagay po natin siya sa 0 po, sa 3-way switch, ayan, sa return. Ito po yung return. So, ilalagay po natin siya. Sasaksak lang po natin dyan. So, bali kung para ma-make sure nyo po na pasok talaga dito yung wire, hindi siya maglulose. So, may sukat po siya dito. So, pwede nyo po sukatin. And, bago po kayo mag-strip or tanggalan ng balat. So, and. Pero kung sanay na po kayo, so, kahit di nyo na po sukat-sukatin. Baga, tansyado nyo na po. So, 0. Dito natin siya ilalagay. Ito yung sa return. So, kahit saan lang po yan dyan, since connected naman po ito, yung 0 natin, so, wala pong problema yan. So, lalagyan natin. Bali, ipupush lang po natin siya, yung war, pinaka-war niya. Ayan. So, kapag ka number 14 po talaga, or number 12 yung ginamit natin na war, so, hindi po siya talagang maluwag or ayan, maglulose connection since pasok na pasok po doon yung number 14 or number 12. So, pwede po dito. Ayan. Kasi yung iba, gamit po nila number 12 since pinagsama nila yung sa outlet tsaka sa ilaw. Ayan, baka magtanong din po kayo kung bakit. So, next guys, yung 1 tsaka 3. Ito yung magiging traveler po niya. Ayan. 1 tsaka 3, papunta po to sa another 3-way switch na 1 tsaka 3 din. Ayan. So, 1, unahin natin yung 1. Ayan. Then guys, 1 tsaka 3, so baka pag-isipan nyo pa kung saan nyo siya ilalagay. So, kahit magkabaliktad po yan, wala pong problema yan. Gagana pa rin po yan. So, 3 or 1, lalagay natin. So, okay lang po siya. Ayan. Next, yung number 3. Number 3, kakabit natin siya sa number 1. Pwede rin siya sa number 3 din. Ayan. Ayan. So, ito na yung traveler natin. Yung 1, tsaka 3. Ayan, yung gitna niya. Then, yung 0 ng other 3-way switch. Ayan. So, lalagyan natin siya ng wire. Ayan. Bali, ito naman yung magiging line 1 natin papunta sa breaker.
So yung line 1, yung dilaw, ito yung line 2. So ito, dito na natin ikakabit yung line 1, line 2 natin sa breaker. Yeah. And after ng connection, then after natin mas-splicing or malagay na po sa mga terminals ng ilaw tsaka switches natin, so dun, pwede na natin na ilagay sa breaker para ayun, safe tayo habang nag-wiring. Then, syempre kailangan naka-off pa rin yung breaker natin. Yan, okay na po yan. Bali, nalagyan natin sa breaker. Pero syempre, kapag may existing na po na connection, or sa may mga ilaw na po na existing, so lalagyan nyo lang sya ng 3-way just in case po. So kahit hindi na po sa pinaka-breaker mismo nyo ilalagay, kasi sayang yung wires, papunta talaga sa pinaka-breaker yung wires. Kahit itatap nyo lang po sya sa mismong ilaw din, tsaka switch yung 3-way switch connection nyo. Bali, syempre, huwag nyo po siya itatap sa mga return. Ayan, return. Kasi masasama po siya dun sa switch. Kailangan itap nyo rin po siya or splicing nyo rin po siya sa pinaka line 1 tsaka line 2 din po na mula sa breaker. Ayan. So, kung nagulan po kayo, comment nyo po sa baba natin yung mga katanungan nyo po. Ayan. So, bali, yan lang po ang 3-way switch natin. So, subukan na natin. Panda rin. Ayan. So, umilaw na siya agad. Patayin natin. Ayan. Andar. Ilaw. Ayan. Ayan, guys. So, sa mga nagtatanong, saan po ba siya ginagamit yung 3-way switch? So, actually po, usually ginagamit yung 3-way switch sa may mga second floor na bahay. Ayan. So, may mga hagdan. Kumbaga. So, kahit na nasa baba siya, ayan, pwede niya mapatay dun. Sa taas siya, pwede niya ma... pander. Eh, ganyan din pag bumaba siya, pwede niya patayin. At pwede niya rin pandarin po doon. So for example, dito ito yung ground floor, yung first floor. So nandito ka, so madilim. So papa, ilawin mo siya dito. Ayun. So nasa second floor ka na. So syempre wala nang gagamit, so pwede mo siya doon patayin sa second floor. Ayun. At pagkabababa ka naman, pwede mo siya doon pandarin pa rin. At pagkababa mo, pwede mo rin siyang patayin din dun. Ayan. And hindi lang siya sa mga may hagdan din. So, bigyan ko rin kayo ng idea. So, for example, sa bahay natin, then, sa labas ng pintuan, mayroong switch. At sa pagpasok ng pintuan, mayroon ding 3-way switch. So, ibig sabihin, kapag pumasok tayo sa bahay, maaaring madilim, so, pwede nyo siyang iyon dun. Ayan. For example, nasa labas tayo ng bahay, pag umuwi tayo, so madilim, so nandun yung switch, 3-way switch, so papailawan mo siya. So pagpasok nyo sa bahay, ayan, pagpasok nyo sa bahay, nandun pa rin yung 3-way switch, so pwede mo rin siyang patayin dun. Para hindi ka na kailangan lumabas pa para patayin yung ilaw ulit. So nandun ka lang sa loob para mapa, ilaw mo po yung ilaw or mapatay nyo po siya. Ayan. So para kapag kakumari may nag-ingay sa labas, madilim, so hindi mo na kailangan lumabas para pailawin yung ilaw. So yun na naman guys sa 3-way switch natin. So pero kung may mga some idea pa kayo na pwede natin gamitin yung 3-way switch, so comment down below po para sa mga beginners natin na ayun, wala pa silang idea, o di kaya sa mga nagpapagawa ng bahay para magamit nila yung 3-way switch. So next natin yung 4-way switch. So halos magkaparehas lang po sila ng 3-way switch. So baling gagawin po natin sa 4-way switch, kakailanganin pa rin natin yung 3-way switch, yung dalawa. Kasi ito yung magkabilang dulo natin. So, bali gagawin natin dito, tanggalin lang natin dito yung problem ng isang 3-way switch. At ipapasok natin yung 4-way switch. Parang ganito po siya. Ayan, ito. Ito yung diagram natin sa 4-way switch. Ayan, bali, yung kabilang dulo natin, yung 3-way switch, parang ganito po siya sa 3-way switch. Bali, ilalagay lang natin sa gitna yung 4-way switch. Bali, yung 4-way switch natin, sabi ko na may apat na terminal po siya. At yun yung magiging traveler niya. 1-3, so nandito sa 1-3 din ang 4-way switch. At 2-4, dun sa kabila na 1-3 ng isang 3-way switch. Ayan, bali kahit magkabaliktad po yan, okay lang din po yan guys.
So, huwag po kayong malilito dyan. So, ayan, ngayon, subukan natin siya. Ayan. So, baling gagawin natin guys, ito yung unang 3-way switch natin na ginawa. So, syempre panatiliin natin naka-off yung breaker para safe pa rin tayo. Di kaya, pwede po kayo gumamit ng gloves, mga electrical gloves. So, wag niyo po ito gagayain kasi ano po ito. Ano ito? Disposable gloves. Ayan. So, hindi po siya pang electrical gloves. So, bali tatanggalin lang po natin yung isang traveler ng 3-way switch. Ayan. Para hindi na po tayo paulit-ulit. Para, ano po, di na sayang yung time natin. Ayan. So, bali guys. Kuha tayo na. Okay. Para sa travel. So, ito yung 4-way switch natin. Ayan. 4-way switch. So, bali. Ito, yung mula sa isang 3-way switch natin, ilalagay natin siya dito. Ayan. 3 tsaka 1. So, kahit magkabaliktad po yan, okay lang po yan. Eh, wag na po isipin yung numbering. Ayan. So, kabila po niya, yung opposite niya. So, lalagyan din natin ng dalawang linya para sa another na 3-way switch at tinatawag pa rin siyang traveler. Dito, sa 1 tsaka 3 na isang 3-way switch. Tari natin yan. So, nga pala guys, make sure nyo po na talagang makapit yung wires natin. Hindi lang siya basta-basta itutusok lang. Pero nyo po yung testing kung ano po, natatanggal-tanggal po siya kasi maglulose connection po yun. E baka mahirapan po kayo mag-troubleshoot. Kaya make sure nyo po na talagang nakakapit siya dun sa pinaka-switch natin. So, bali yun. Tapos na agad, guys. Yan. Bali yung sa gitna niya, 4-way switch. Yan. So, yan lang naman siya. So, bali tatlong switch na po siya, controlled na isang ilaw lang. Yan. Isang ilaw, controlled by 3 switches. Yan. So, natin. Ayan. Unang switch. Ayan. Pwede mo siyang patayin at mailawin. Sa gitna. Patayin. Pwede mo siyang patayin at mailawin. Pangatlong switch. Ayan. So, same thing. Ayan. Ayan. So, yung idea naman ito, guys, kung siya pwede gamitin, pagka mga third floor na tayo, ganun. Di kaya, sa malalaking bahay, sa kusina, sa tawag yun sa kusina, sa kwarto, or sa dun sa malapit sa pintuan. Ayan, sa malapit sa pintuan, pinakamalapit. Best depende po sa inyo kung saan nyo siya pwedeng ilagay na hindi na po kayo mahirapan na pumunta-punta sa isang switch lang para yun at i-off yung isang ilaw. So, yung isang switch, pwede nyo siya maging master switch dun sa pinakakwarto nyo para hindi nyo na kailangan lumabas para pailawin yung or patayin yung ilaw. Ayan. So, bali na naman guys, kung hindi nyo pa napanood yung full video nito ng 3-way switch at 4-way switch, so ilalagay po namin siya sa description. Sa description. Ayan. And huwag nyo makakalimutan na i-support yung FB page natin. So, follow and like and share sa mga nais din na matuto sa mga kakilala nyo. And don't forget to subscribe na rin yung channel natin sa YouTube, Drift Electrical. So, and hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Kung may mga request po kayo, comment down below po. And yun lang po. Thank you so much. And ingat po kayo palagi.